Okay, so hello, good day. So, meron tayong ulit konting ano, konting sharing para sa mga co-technician natin na nagsisimula sa board level repair. Okay, so yung i-share kong idea ay tungkol dito sa ano natin, sa nire-repair nating gaming motherboard, which is Acer Nitro 5. Okay? So, yung problem ng ating motherboard ay no power. Okay, so ano po yung issue nito? Wala, hindi po siya bumubukas, as in no light indicator, kahit pindutin yung power button, wala. Okay, so basically, upon checking dun sa ating motherboard, meron po siyang missing voltage. Okay, so ngayon, ang tanong dito, sir, from the moment na nireceive mo yung motherboard or yung laptop, paano mo po siya dinadiagnose or paano natin chinek yung laptop? So ganito, i-breakdown natin kung paano po natin chinek yung ano, yung laptop natin. So, unang-unang ginawa ko, sir. Unang-una pong ginawa ko nung nireceive ko yung laptop, syempre testing muna yung mga basic testing. Check natin sa adapter, tignan mo kung gumagana yung power button. Okay, then after that, binuksan natin yung laptop, then nilabas natin si motherboard. Okay? So ano po yung unang-unang ginawa ko or chinek ko? Unang-una, chinek ko po muna yung ating primary rail. So bakit po? Kasi with our primary rail, baka naman mamaya yung ating 19 volt supply from the DC jack ay hindi po nakakadaloy doon sa circuit kung saan po pumapasok yung ating charging voltage. Okay? So yun yung unang-una. And pangalawa, chinek ko po kung merong short circuit doon sa mga secondary rail natin. So, more likely, primary and secondary rail yung lagi kong inuunang chinecheck lagi sa isang laptop motherboard, especially when it comes to a power issue or display issue. Okay? So, isa po sa mga malaking ang naitulong sa akin kung paano ko po na-test yun. Siyempre, unang-una, yung tester natin, kailangan po marunong po tayong gumamit ng continuity and DC mode testing. Okay? So, pangalawa, isa sa pinaka-importante dito ay yung ating power plane. Okay? So, bakit po, sir? Kasi with our power plane, madali po nating malalaman kung meron po tayong missing voltage. Okay? So, sa missing voltage po natin, tatlong klase po yan. Meron po tayong tinatawag na always present voltage. Pag sinabi pong always present voltage, ibig sabihin, yun po yung mga boltahe na lalabas dun sa laptop natin once na in-insert natin yung charger dun sa motherboard natin. Okay? Pangalawa, meron tayo ditong power after switching the power button. So, yung mga supply po na nakikita natin dito, after po natin pindutin yung power button, ayan po yung mga supply nalalabas dito sa laptop motherboard natin. So, lahat po yan ay matetest natin dun sa ating motherboard. So, yung pangatlo naman, okay, meron po tayong sleep state or yung tinatawag nating hibernating state nung laptop natin. So, sa susunod, pag-uusapan natin yon. So, importante dito si always present tsaka yung voltage after pressing the power button. Okay? So, kapag ang laptop po natin ay merong missing voltage doon sa kanyang motherboard, okay, doon po nagsisimula na ang laptop hindi po bumubukas after pressing the power button or as in walang LED, hindi po nagre-respond. Minsan naman yung laptop natin nag-respond nga, umilaw nga, pero hindi naman nagdi-display. So bakit po, sir? Kasi malaki ang tendency na meron pong nawawalang voltage or specific signal yung ating laptop motherboard. So, meaning to say, hindi po lahat ng may encounter natin na issue ng laptop ay puro full shorted, partial short, overheat. Okay? Malaki ang tendency na maka-encounter po tayo ng issue ng mga laptop na missing signals, open circuit. Okay? Or baka naman talagang meron tayong firmware problem. So, isa po doon ay pwede nating ma-encounter lalo na kung may mga laptop na nahulog o kaya bigla na lang namatay, okay, mga nabasa. So, lahat po yung ma-encounter natin. So, isa po sa mga malalaking bagay na makakatulong sa atin ay yung ating tester
and yung ating okay, schematic diagram. So, isa rin po sa mga ginagamit ko kapag nagda-diagnose ako ng laptop ay yung aking oscilloscope. So, bakit po? Malaki yung natutulong sa akin ng oscilloscope para po malaman ko kung merong IC na gumagana o hindi gumagana. Okay? So, meron akong ano, meron akong tamang diskarte sa paggamit ng oscilloscope. Okay? Lalo na pagdating sa pagre-repair ng mga laptop, cellphone, it doesn't matter kung anong electronic component dyan. So, yan po yung isa sa mga nakakatulong sa akin pagdating sa pagda-diagnose ng motherboard. Okay? So, ngayon, ang motherboard po natin, sir, kapag wala pong display, huwag niyo